part 2 ng ating video. Simulan na natin tong engine ng Honda Beat. Okay, bago natin balik yung crankcase, maglalagay na tayo ng Beta Gray. Lagyan na natin ang silicone gasket. Kailangan hindi siya makapal, sakto lang dapat. Sasalpak na natin yung bagong crankcase. Okay, bago natin salpak, lalagyan mo natin siya ng oil. Hindi kong kalimutan maglagay lagi ng oil.
Tatanggalin natin tong stud nya. Tatanggalin natin to. Dito natin lalagay yung stud. Gamit tayo ng vice grip. Bit natin yung oil seal sa may maglito. Gini aku bau. Kailangan yung piston natin, yung piston ring, kailangan salasalabat yung kanyang gata, yung gato. Dapat salasalabat po yan. Dapat di siya magpantay.
susunod natin yung block. Tapos double check nyo lagi yung dowel kung nakakabit ba o hindi. At hindi ko nakakabit, nakakabit na rin lagyan ng dowel. Huwag na huwag nyo pong kakalimutan yung dowel niya, kailangan dapat pare-parehas meron. Yung core gasket niya, hindi natin pinilitan kasi hindi naman nasira dahil bago pa yung motor. Yung tensioner guide sa baba, huwag nyo rin pong kalimutan ilagay yan. Tapos dito kulang siya ng dowel, kaya lalaki natin siya ng dowel. Dapat meron yan tig dalawa sa baba, dalawa din sa taas. Huwag po natin kaya na walang dowel kasi yan po yung kanyang guide. Pare, masyado mga tampoy ng kaibigan ko natin. Bagay nyo eh. Warranty. Sunod natin ikabit yung cylinder head. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-timing ng ganyan na yung nakakabit. Punta muna tayo dun sa magneto. Tuturo ko muna sa inyo kung saan yung tab tag niya. Dito tayo magbasihan sa may hapon niya, sa may konya. Dapat nakatutok yun ang pag-anon. Dapat nakakadyan. Pagbasihan o dito dyan po yung pagbasihan, tapos sa kabila naman tayo
Ito yung itatiming din natin. Turo ko sa inyo kung saan to nakatapat yung itong timing mark. Tapos sa tayo dito, kailangan andito yan. Dapat ito nakatutok yan. Ito tayo sa kabila. Nakatutok sa tunod na yan, dapat dyan nakatapat. Na parang ganyan po yung style nya. Ayan. Malagay natin itong pan. Timing Chinese bracket. Kanya, di pa siya nakatutok mismo. I-adjust pa natin ang isa, isang ipin. Ayan. Dapat ganyan yung ano niyan, yung guide. Tapos, makatutok dito. Tapos, makikita nyo yung buhit. Makikita nyo yung buhit sa taas. O ganyan. Kasi hindi pa natin na-adjustan yung tensioner. Dapat ganyan yung tamang timing ng motor na Honda Beat na to. Kahit sa ang motor, puro ganyan po ang timing yan. Kailangan may lagay natin sa top dip saka tayo mag-tatiming sa may timing chain. Kasi pagka din natin ay timing yan, hindi po siya andar. Kahit anong gawin natin pag-start, hindi pa rin siya andar kasi hindi siya nakatiming. Thank you.
Tapos na natin yung i-assemble yung makina. Bali, hindi pa natin ikakabit dito dahil kailangan muna natin ikabit yung chassis. Saan natin may ikakabit yung mga stator. Ano yung pagkabaklas natin sa office, ganun din po yung pagkabit natin. Sasalpak na lang.